lakas ng bagyo. Hanggang kailan kaya tong brownout na to? Mukhang matagal pa, mahal. Pero don't worry. Inaayos ko itong lamp natin para lumiwanag dito. Tandaan mo, pinag-aralan ko ito sa tech book. Thank you, mahal! O, Bibi, Bebe, ready na ba kayo sa pagpasok sa school? 1 week na lang, pasukan na. Nahanda na ba ninyo ang mga gamit nyo? Nanay, tatay, natatakot po ako pumasok sa school. Ako din po, ayaw ko maiwan sa school. Huwag kayong matakot, Bibi at Bebe. Lahat ng kids dapat pumasok sa school. Tama si nanay, mga anak. Tsaka palagi namin kayo ihatid at susunduin sa school. Nanay, tatay, bakit po ba mahalaga pumasok sa school? Gusto ko lang po maglaro kasama si Bibi buong araw. Alam nyo, Bibi at Bebe, yung buhay natin minsan parang ganito. Madilim, wala tayong masyadong makita, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yung edukasyon, para siyang ray of light na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa buhay. Parang ganito. Yay! Maliwanag na! Bibi, Bebe, naiintindihan nyo na ba kung bakit mahalaga ang edukasyon? Opo, nanay. At kami ng nanay nyo, sisiguraduhin namin na makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Marami rin tutulong sa atin sa pag-aaral niyong dalawa. We love you, mga anak! We love you too, nanay at tatay! Yay! Kapamilya! For the Lopez Group, napakahalaga ng edukasyon. We believe that through education, ma-overcome natin ang kahirapan. That's why we have several scholarship programs na bukas para sa lahat ng kabataan. Not just that, we ensure na may trabaho ang mga scholars natin after graduation. In our previous episodes, na-share na natin ang kwento ng mga scholars ng PhilAsia, First College at Mount Apo Foundation. At ngayon, makikilala natin ang mga scholars ng sikat program ng Energy Development Corporation. We are member of Obo Manobo Tribal Group in North Cotabato. Dito po sa amin, especially sa mga miyembro po ng indigenous people community, medyo mahirap po talaga yung access sa education. Mostly po, medyo nabilong sa below the poverty line. Generally, konti po yung nakaka-access ng tertiary. Before EDC po talaga, life is very difficult po talaga, sobrang mahirap. Kasi yung papa ko po walang permanent job, yung mama ko is very hardworking. Yung trabaho niya is naglalako talaga ng magulay. We've experienced a lot of mga one day, one eat scenario, pupunta sa school na kahit walang laman yung tiyan, walang tsinelas. Hindi naman kami nagko-complain sa parents namin kasi nga nakita namin yung effort nila to provide for our needs. Hindi naman naiba ang kwento ni na Rose at Rica sa kwento ni Efren.
Yung nanay ko, nag-work siya before as housekeeper. Yung tatay ko naman, he spends his whole life doon sa Manila as a family driver. May apat kami magkakapatid, and then nahirapan sila magpaaral sa amin. Even at a young age, nakikita ko na sa sarili ko na I want to help them. Yun din yung sinasabi nila sa amin na kailangan huwag kayong matulad sa amin na hindi kami nakapagtapos. Focus kayo sa studies nyo, kami munang bahala sa inyo. Sobrang hirap tingnan yung parents mo na nahihirapan. Naging strength ko yung pagiging mahirap. Kailangan kong pagbutihan para hindi kami hanggang sa mamatay na lang pa kami, mahirap pa din. Pangatlo po ako sa apat na magkakapatid. Yung papa ko ay isang company driver and yung mama ko naman is isang housewife. Ang kita ng papa ko ay sakto lamang sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Medyo mahirap po kasi limited lang po yung resources namin. Kahit bata pa lamang ako ay nararamdaman ko na hindi talaga kami makaka-afford ng college pa. During that time, malaki po yung pangarap ko sa pamilya ko. Gusto ko pong maging engineer. Sa kabila ng kahirapan, top students sa kani-kanilang eskwelahan, sina Efren, Rose at Rika, kaya napili sila ng EDC na tulungan na makapag-college entrance exam at maging scholar. In 2011 po, third year kami niyan, in-identify na yung top 10 sa klase. Ito na nga yung sikat scholarship program ng EDC na mag-take ng entrance exam sa UP. May free snacks, free review, free transpo during the examination, kasi yung concept ni sikat scholar, pag makakapasa ka ng UP, automatic scholar ka na kaagad. Pinacilitate din ni EDC yung pag-take namin ng DOST scholarship. Pumasok ako ng UP na dalawa yung scholarship. From UPCAT review to UPCAT application, hanggang sa pagpunta sa college, well, sa UP Cebu, sinamahan talaga kami ni EDC. Nakapasa po ako sa UP, pero mas pinili ko pong mag-aral dito sa amin. Masaya po ako na naging parte ng sikat program dahil malaking bagay po ito para sa amin at sa pamilya ko. Matagumpay at nakapagtapos ng pag-aaral sina Efren at Rose sa tulong ng sikat scholarship. Very, very thankful po na through sikat scholarship program, nakagraduate po ako. Nakapag-top ng board exam, top 7 po tayo sa licensure examination for fisheries technologist. And that's when yung mga opportunities ang dami po talagang dumating sa akin. Sinusuportahan ng EDC ang kanilang scholar sa kahit anong course na gusto nilang kunin. Nag-umpisa si Rose sa kursong computer science, pero patuloy siyang ginabayan ng EDC nang mag-decide siyang lumipat sa MASCOM. Naging dean's lister ako nung pag-shift ko ng MASCOM, and then nagtuloy-tuloy na. Hindi ako makatulog yung day before ng graduation kasi ito na yung pinaghirapan ko. Gusto ko nang magtrabaho, gusto ko nang makatulong sa parents ko. Ayoko na sila maghirap. Gusto ko sabihin sa kanila na kami naman. Kailangan na nilang magpahinga. Naging maganda ang buhay ni na Efren at Rose after their graduation. Efren works at the office of the city agriculturist in Kidapawan, while Rose works as HR analyst for EDC. I am very thankful. I stepped up to become the breadwinner of the family. And yun naman sa pag-give back sa local community. Thankful po ako doon sa extension services nature ng work ko. Because yung gusto kong pag-serve sa aking local community is hindi na po mahirap. Yung kwento ko ginagamit ng maraming parents dito sa local community namin to inspire their children. Right now, I'm happy to share with you na after 20 years na yung house namin is made out of bamboo lang. Yan, nasimulan ko na yung bahay namin. Bago ako mag-separate sa kanila, I want to give them a better home. Kung nagtrabaho na sina Efren at Rose, isang taon na lang ay graduate na rin si Rika. At sa panahon ng pandemic, katuwang pa rin niya ang EDC sa pag-aaral. Binigyan nila kami ng laptop at saka wifi para sa online class. Napakalaking tulong yun sa akin dahil nababawasan nito ang pag-aalala ko.
EDC also encourages its scholars to pay it forward. At marami sa kanila may kanya-kanyang proyekto para makatulong sa kanilang komunidad. Isa na dito si Mary Joy mula sa Manito, Albay, na una nating nakilala sa ating Wildlife Treasure episode. Taong 2011 na nagsimula ang isang simpleng Christmas activity para sa mga magpipisan. It became an annual tradition to organize a simple Christmas gathering na kung saan bawat taon ay padami ng padami yung mga bata na kapag-participate. Year 2019, almost 200 kids yung napasaya at nabigyan namin ng munting regalo. Last year, nakapag-abot din kami ng konting tulong in a form of food packs and hygiene kits sa 485 families. So, as we can remember, Bicol region was hit by 3 consecutive typhoons last year. Ilan sa mga naging inspiration ko sa pagpapatuloy ng ganitong advocacy ay ang number 1, ang family ko. Kasi kahit na lumaki ako na di naman kami mayaman, naging mirror ko lalo na si Papa to offer or extend help to others. Pangalawa, ang EDC or ang Secret Scholarship. The concept of pay it forward, sa kanila ko kasi yun talagang unang natutunan. Sabi nila, di mo kailangang ibalik mismo sa kanila yung nagawang tulong. Instead, focus on extending help to others. Up next, alamin natin kung ilan na ang scholars at graduates ng Secret Program ng EDC. We are stronger together with love. We are stronger together with love. Sa ngayon, SICAT already has a total of 210 scholars and 90 graduates. Every year, napakarami ding elementary learners ang nabibigyan nila ng school supplies. And now, let's get to know more about SICAT program. So kasama natin ngayon sina Nancy Ibuna at si Damsel Fruto. Si Nancy ang head ng Corporate Social Responsibility Department ng Energy Development Corporation. At si Dams naman ang SICAT Program Lead. Hi Nancy and Dams! Hello! Hi! Nancy, let's talk about the SICAT Program. What's the story behind it at sino-sino yung mga beneficiaries nyo? Alright. Ang SICAT, ang education program ng Energy Development Corporation. Ang beneficiaries natin ay ang aming mga host communities kung saan nag-ooperate ang EDC. Nagsimula ito noong 2011 at naglalayo na bigyan ng opportunity ang aming mga host communities na magkaroon ng increased access sa quality education. How do you select the scholars? Ang scholars, nanggagaling sila doon sa mga host barangay ng Energy Development Corporation. So, nag-a-apply sila, they will signify their intent to apply as a SICAT scholar. There are certain criterias like grades and endorsement ng kanilang mga teachers. They undergo an interview by Energy Development Corporation. At pagkatapos nun, tsaka natin fina-finalize ang selection. Ano naman yung goals ninyo para sa mga scholars? Gusto natin na eventually, when they graduate, mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya at pati na rin ang kanilang communities. Dams, nabanggit ng scholars natin kanina that you always encourage them to care for the environment. Paano nyo ginagawa ito? Yes, Ernie. Actually, hindi lang yung academics yung in-hone natin sa mga scholars natin, but they also become socially aware. Champions talaga para sa environment. Kasi during their scholarship period, in-engage natin sila sa mga activities like yung ating annual solidarity building na nagpo-provide sa scholars natin for their leadership skills and na-empower as advocates for the green environment and sustainability. Meron din kayong Adopt a Scholar program. Tell us about it. Through this Adopt a Scholar program, our employees, partners, and individuals can contribute naman para sa alleviation ng lives ng ating mga scholars by providing access to quality education. We have just recently partnered with Lovas Group Foundation Inc. para sa pag-parcel naman ating mga funds para makatulong tayo sa mga gustong-gusto talaga mag-college or at least technical vocational education. Nancy, Dams, ano naman ang message nyo sa mga kapamilya natin? Sa akin, gagamitin ko na lang yung laging sinasabi ng aming president and COO. Our return on investment is the future generations.
Ako naman, gusto kong anyayahan tayong lahat, no, na samahan kami sa aming advocacy para bigyan ng opportunity ang ating mga kababayan na makaroon ng access sa isang quality education. Wow, that's very inspiring. Galing! Education is really the light that will brighten our future. Let's support our youth. Sila talaga ang pag-asa at ang liwanag ng bayan. Thank you, Nancy and Dams. Thank you. Thank you. We are stronger together with love. Studying in BCPD, I must say, is the best decision I made in my life. Hindi ko talaga ma-imagine yung life ko kung hindi ako dito nag-aral. Ang BCPD ay na-established in October 1992 through the inspiration of Blessed Alvaro del Portillo. Sa ngayon, it has expanded its services to communities with its mobile training center and assessment center. In 2015, ang BCPD took the challenge to pilot a senior high school program in the Tech Voc Track Home Economics Strand with the collaboration of Cebu Chamber of Commerce and Industry and AFOS Foundation. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa mga generous donors. Ang mission ng BCPD is envisioning a brighter future for our Filipino women committed to service and human development. Tayo ay tumutulong sa mga lahat ng mga babae na gustong makahanap ng trabaho sa hospitality industry. Sa ngayon, we have over 3,000 graduates. I graduated last 2019, and after graduation, I applied and got hired to where I did my on-the-job training, which is inside the hotel. After almost a year of employment, pandemic happened, so I was jobless for almost 8 months. I got a message from Madam Beth that a certain cafe needs a part-time worker. And through that opportunity, I am now working as a full-time in Chef's Table Cafe. Ang BCPD rin ay kinuha ng DSWD para sa kanilang programa na Sustainable Livelihood Program, wherein out-of-school youth galing sa lahat ng municipalities ng Cebu ay kumuha ng training at nag-empleyado after. Lahat ng training program ay assisted para lahat ay makakuha ng employment, kasali na yung mga persons with disabilities and indigenous people. During the pandemic, we were committed to continue classes of the student para makagraduate din sila at makahanap ng trabaho. Ang Foundation for Professional Training Incorporated nakakuha ng donors to fund the gadgets. Ang BCPD Patrons Association nag-raise ng funds para makatulong kami sa lahat naming students na binigyan namin ng food packs. The biggest lesson I got from them is to look on the brighter sides of things, and malayo ang mararating mo pag positibo ka sa buhay. I pray for the teachers, staffs, directors, sponsors, and industry partners to continue to work hand in hand in giving hope and to be an instrument to young women who dream to be successful in life. I will and will always be a proud product of BCPD. Ang excellence through hard work imbued with deep Christian values amidst this pandemic will pull us through this crisis. We can surmount this battle stronger together. For your donations, you may visit our website www.bcpd.edu.ph. Stronger together! Woo!
Hi, I'm Gal Humawas from Cebu, speaking on behalf of PCCI International. We are all volunteers from different parts of the Philippines. We hold annual awards for deserving Filipino high school graduates in North Texas. We also sponsor Bantay Edukasyon College Scholars from various Philippine provinces. We host annual medical outreach with free mammograms in Dallas. And this year, we added a COVID-19 vaccination event. Several medical missions have been conducted in the Philippines with local partners. But with COVID restrictions, we shifted our support to the Bantay Bata Children's Village. In 2013, our partnership with ABS-CBN Foundation and Bantay Bata was affirmed during the visit of Gina Lopez. This partnership continues today. We are PCCI. We are stronger together. Proud to be a G-Squad Global. Alam mo, E, education is the key in eradicating poverty. Educated youth is our country's hope. That means our children is our country's hope. And an education, di ba yan ang sinasabi natin, pwede na natin ipamana sa kanila. Tama yun, Michelle. For the past 4 weeks, we featured our projects on education. The Lopez Group is dedicated to helping youth and educators in the country. And isipin mo lang, Michelle, nung kinuha mo yung first job mo, gaano kahirap? Naku, mahirap. I started sending resumes to all the companies I know para lang makakuha ng trabaho. Eh, what more now? So, ganun ang kahalagahan ng mabuting edukasyon. Yeah. It helps you to get a good job. Right. You know, in our group of companies, ang maganda sa scholarship na binibigay natin is may trabaho na sila. Pagkatapos nila mag-graduate, may trabaho. So, napakalaking ginhawa yan. Aside from the scholarship programs, di ba, E, there's also Programa Henyo and the Knowledge Channel that helps students and teachers. Ang laki ng tulong ng mga programs na ito because, alam mo, for example, Programa Henyo, binibigyan ng skills yung mga students. So, when they graduate from high school, sabihin natin wala pa silang trabaho, wala pa silang pera for college, they can start working already at mag-ipon na sila para sa kanilang college. We are doing everything we can talaga para matulungan ng mga estudyante. Now is the time to build a stronger, safer, and more nurturing future for everyone. Let's build a better world with courage, hope, and love for each other. And let's be united because we are stronger together. This has been Ernie and Michelle, and this is GDiaries Season 9, Stronger Together. Whoosh! We are stronger together with love.